10 seconds remaining. 18. Dire team pick. Radiant team pick. Aim. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Enchantress. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Turtle Shaman. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ayan, so nagbabalik po kami mga kaibigan, and we are back for Team Empire versus Newbie, game number 1, best of 3. Kanina natalo ng Mineski yung King Gwyn, and I think a game to comeback victory, yes, for the Southeast Asian squad. Ang tagal din ng laban na yun, ano? Ang grabe yung outward devouring yun ni Mushi doon. Sabi nga ni Calbs, parang nag-best of 3 na rin daw yung laban. So, irabit yata na 1 hour and 10 minutes yata, mga sobra. Ganun. Sobra. At eto, shout out. Ayan, Black Raven, nagpapa-shout out. Pero eto na, let's move on. Team Empire versus Newbie, our recent champion sa ESL 1 Genting. Mm-hmm. And up against a team na wala pang qualifying points, yes, so far. Yes. So yan, wait lang. At hi, Ate Ishika, alam ko may sakit ka. May sakit pa rin naman ako. Pero sayang kasi eh. Tawag dito, gusto ko pa rin mag-cast. Kumbaga, exciting pa rin naman yung mga games na to. Hindi ko pa rin siya, pwedeng palagpasin as much as possible. Masaya pa rin talaga mag-cast. Hindi ko naman kailangan mag-tatumbling dito ng sobra para makapag-cast eh. Bibig ko lang naman yung gumagalaw. Okay lang yun, guys. Ayan, shoutout sa mga taga-Jensan. Jan Regalado 1. Hello, hello. Justin Hernandez 24. Magandang hapon. Pero dito, Team Empire, Enchantress, Shadow Shaman, Newbie, starting it off with a Bane and Sun King. Ayun. So mamaya pasensyahan nyo na lang yung boses ko. Medyo, yun nga, may sipon nga ako, so kakaiba. Pero to, I like this combination
sa side ng newbie, they have the sleep to borrow strike. Kasi minsan pag level 1, di ba, ang hirap i-connect niyan dahil maliit pa yung range. Pero with this, yun nga, yung dalawang hero to, pretty good or aggressive din naman. Aside naman ng Team Empire, okay din naman kasi sa Enchantress, it's a strong laner pa din naman. Lalo na kapag nakakuha ka na ng mga neutral creeps. Tuna, Bieber ka na ngayon, General. Di, papagupit ako actually. Papagupit ko to. No? Nangangati na nga yung... Sobrang kati na nga ng ulo ko eh. Dahil maaba na nung buhok. Pinapusod mo yan yung nakaganon. Nakaganon. Mas okay pa rin yung Empire dati kaysa ngayon kasi mas panatag mag-YOLO dati. Yan, sabi nila dito. Yeah. Sila, ano pa yun? Sila at Resolution pa nun eh, no? Yes. And Choppy. Paano di kakate? Di na naliligo. Diyos ko! Naligo po ako, guys. Ayan. Meron nga akong deodorant dito. Grabe ito, ha. Kanina to kay Herbs. Parang walang tiwala si Herbs sa atin dito sa loob ng condo, eh. Pinapangalanan yung mga gamit niya. Ayan, oh, Michael. Ayan, Michael. Happy birthday. Happy 29th birthday, Herbs. 29th birthday kay Herbs. Iba quality ng newbie. Batak na batak sa international gaming. Ayan. May delay. Well, okay na yung wombo yung stream yung delay kaysa naman ibang bagay. Sayang, di ko nakita sa personal general. Pa-tournament just TNC. May pasok, bawal lumabsent. Diyos ko, tama, may pasok na pala yun. Parang 17 years old lang si Boss Herbs. Payag ka ba dun, Calbs? Oh, lul daw, sabi ni Calbs. Lul, bayad daw yan. Bayad ka ba daw? Ayan, Merc is good. Smurf ni Gwen and Smurf ni Herbs. Smurf na, ano tawag dito? Smurf na Twitch. Mm-hmm. Happy birthday ko din bukas. Happy birthday. Ayun, si Boy Tsukoy. Ayan, birthday niya rin bukas. Grabe, yung isang butas ng ilong ko, hindi makasingot. Ano ba kanina, naglalaro siya ng Dota, may tissue dito sa kabila. Ayun, may nakaisang nakasupalpal dito na tissue eh. Ayan, Cebu Abay General Carbon here. Ayun, shoutout sa'yo dyan. Ayan. Ayan. Ako, eto, malala. Si Calbs, parang 1-year-old, wala pang buhok. Saan ka mas payag? Yung parang 17 years old si Herbs? Yung ibang baby yung may buhok na eh. Ha? At least, bata, no? Yun. Yeah. And, kay R. Jerome, pasyara daw. What's up sa'yo? Kumustas? Pero eto, Team Empire, Bounty Hunter, third pick, and newbie, Phantom Lancer. Ayan, paborito pa rin itong hero na to. Strong laner pa din naman siya, especially na ito nga, wala pang gaanong pang catch and pang clear ng wave itong Team Empire. Meron lang sila yung kay Shadow Shaman and kung makakuha ng Satir, itong si Enchantress or yung ibang neutral creeps. But other than that, they need a hero that could handle itong illusion ni Phantom Lancer. Pwede. Tinker. Ayun, nagsabi dito si Erwin Sale. Erwin Sale, 14. Tinker. Pero, SCCC, ano? Whoa, Tinker for Empire. Ayan, narinig kayo, guys. Ayan. Makaganda dito. Pero medyo makakakita ba tayo dito ng late game? Tinker, Phantom Lancer. Okay, bigyan mo pa kami ng AM or Medusa. Hindi na pwede yan. May Phantom Lancer na eh. Wala si, na yan. Tawag dito si Medusa, lalong na-buff pa yata dun sa match natin. Hindi naman siya ganun kalaki. Medusa. I think yung talent niya yung pinaka nag-iba. Yung talent ni Medusa, yung plus 800, plus 700 na lang ngayon. I think yung evasion niya, yung nagbago. Yung plus, yung, ewan ko lang kung level 15 yata, or level, ano, level 15, yun yung evasion niya. Tumaas, mas tumaas yung evasion niya. Mm-hmm. And eto, Zeus for newbie. Saktong-sakto para sa Tinker. Yeah. Tawag din. Marami din silang pang-catch. They have the Sand King to follow it up. Or yun nga, since you have the Phantom Lancer, you have mobility din. And kayang-kaya mag-catch up doon kay Tinker. And yun nga, natural defusal builder din yan. Sobra. Mana steal ng Mystic Snake, tumaas din. Ayan. Yeah. Ewan ko nga bakit binuff pa nila si Medusa eh. Sobrang lakas rin niya. Pero guys, hindi naman siya sobrang lakas. Situational pa din naman si Medusa. Eto, final ban ng newbie. So yung Team Empire, kailangan pa nila ng frontliner nila. They don't have anybody yet. Grabe, lalambot nila. Isang ano Bolt ultimate lang dito ni ano ni Zeus. Tapyas yung mga buhay niyan. Tapos si right click ni Phantom sa, Lancer. Ano, si Zeus pa naman yung hero na wala siyang kwenta sa untouchable nitong si Enchantress, di ba?
isang, ako baga, talagang skill type itong si Zeus. So, kayang-kaya niyang palagay niya, especially Bounty Hunter. Pasok na pasok talaga itong pick na to. You have the counter yung kay Tinker, kay Bounty Hunter, kay Enchantress, and sa mga Blink Heroes dahil nga doon sa chain niya. Siguro 14 Empire, a tankier option para sa carry nila. Chaos Knight, maybe. Sven, yun, pwede, Sven. Yeah, pang-clear na illusion. Kaya naman ni Sven si Phantom Lancer, pero kaya din ko naman kasi i-kite ni Phantom Lancer si Sven. Kumbaga, ma-microhin niya lang yun hanggang sa mawala na mana, lance-lance lang, until yun. So, mahirap yun. Sven on this situation. Yung tipong 55 minutes gaming, pero mas masakit pa rin yung 6-month ban. Sobrang sakit. Well, I think, kung maban ka man, you deserve it. Yeah. So, you deserve it. Sa tingin ko, hindi naman kayo ibaban agad just because kanyari may nang-troll sa inyo, ganun. Tingin ko i-review naman yung kasi masyado mabigat yung 6 months ban. Unless sobrang lala talaga ng ginawa mo. O, kuwari, nang-answer ka ng buong match, nang-answer ka, nag-feed ka, tinuloy-tuloy mo sa mga next matches mo siguro. Yeah. No? Hindi naman siguro ng, ano lang yun, isang, kunyari, ng isang PU ka lang. Yun agad, di ba? Hindi naman siguro. I-review yun Legion bago ibigay yung Legion Commander ban. For newbie. So yeah, I guess it's pretty good hero against kay Enchantress, yung overwhelming odds. Pretty good hero din pang clear ng wave, I guess, kapag nag-siege na sila. Saka yung press of the attack, magandang item din kapag na-track ka or na-shackles or na-hex nitong si Shadow Shaman. So yeah, I think it's one of the reasons kung bakit pinili nito bukod doon sa duel. And final pick. Oh, Sven talaga. Tawa rin sabi ng Sven. And here we go. So it's Zeus mid para sa newbie. And Mugi Phantom Lancer, KP Legion Commander, support duo. Si Kasahari. Yo, what's up sa'yo, Kasahari? Kamusta? Di ka na bagal. Di na ba kayo galit dyan sa NA? Babalik na ba ako? Hindi ko yata kapit yung Pilipinas eh. Ilang beses na akong sunod-sunod nagkakasakit dito. Hindi na ako sanay. And for Team Empire, meron silang stand-in dito, si Nyx. Yes. Hindi right, na ako ganang, ano, siguro na to, parang pub star siguro, kung ba kaya pinili nila. Pero hindi ako ganang familiar din sa pangalan na to, even sa EU team. First time ko nung di siya narinig sa competitive scene. Ayan, Sven na may Battle Fury kahapon. Yeah. Ano nga yung kinast ko kahapon? I think that was Complexity versus ano ba kala LGD ba? Ay, hindi. LGD Complexity. Tama, LGD Complexity. And LGD nag-Sven sila na may Battle Fury. Battle Fury. Diyos ko, Battle Fury na Sven ni Ame. So, tingnan mo naman siya yung highest network kahit nung nag-Battle Fury siya. Like, parang 5K network yata yung difference niya sa highest sobra, network na pabilang team. Nang umpisa, sobra nang umpisang game hanggat matapos, siya na yung lamang. Mas masakit pa yung clip niya kaysa sa normal damage. Oh. Guys, hindi ko naman sinisisi yung Pilipinas. Sabi ko lang, ha? Hindi ako sanay. Hindi ko kapit yung... Ah, wala siguro na. Siguro yung weather or something. Yung recent patch. Yun. So, yun pala. Recent patch, wala nang bonus clip sa Illusion. Yes. Ng Battle Fury. Alright. So, Gula Monster from Makati. Shout out. And, diretso tayo dito. KWF5. Alright. Ayun. So, pakilalagad natin ang heroes natin for both squads. For Empire, Miposhka, Shadow Shaman, at sa Ghostic Enchantress, Yoki, sa kanyang Bounty Hunter, FN, sa kanyang Sven, and Nyx, and his Tinker. Ayan, guys. Aside naman ng newbie, ayan, Faith on your Bane, SCCCCCCI. On Zeus, Kaka naman on Sand King, Mugi on Phantom Lancer, and si Kaipi on your Legion Commander. Sabi dito, si Nyx daw siya daw yung Nyx J ng M19. Oh, I see. Dati nagbibet din ako dun sa M19 eh. Dati yun, nung Dota 2 launch days pa. Ngayon, wala nang ganyo. Dota. Wala nang launch. Bawal na, naban na. Naban. Pero ito, ang newbie, Pinoy Pride to, guys. Again, newbie, Pinoy Pride. Si Faith Malu, and si Ninja Mugi. Alright. O yung score natin, medyo ano. Si Jack Dota na bahala sa score natin. Ayan, siya na yung bahala dyan. Ibahin mo na yan. Pero again, well played para sa Mineski. Taking the game 2-0 against I Kinguin. Grabe.
Kung alam mo talagang sila yung deserving on that series. Kasi after a huge advantage sa side ng Kingwin, they came back till the end and won. Yun nga, yung laban na yun. Pasabi nila, paano daw kapag yung glyph of fortification, yung nag-click ng glyph, magi-glyph din. Pagano na daw ka-cancer yung Dota. Diyos ko, Lords. Ano ba naman yan? Magiging sobrang cancer na daw. Ayan, hindi na po ako nagbe-bet ngayon. Masama po yan. Masama po yan? Masama po yan. Manonood na lang po tayo kasi minsan sa bet na yan, dyan po nagkakasira-sira yung bank account natin. Ano ba naman tagal ng post? Oy. Ay, pero ito, sa lineup nila, ano, general, sino sino ka mag-ano, boboto? Based on the lineup, maganda kasi yung paglagay ng Zeus dyan up, against the Tinker. So I think I might have to go for newbie. Kapag na-capitalize din nila dito yung dual damage ni KP, makakuha siya ng malaking dual damage at the first 15 minutes. Mm-hmm. Palag-palag na yun. Kaya yun nga, magandang synergy din yun with Zeus ult, di ba? So yeah, ako din. I feel like this is gonna be newbie. Kita-kita naman sa performance nila and sa execution. Pero you never know. This Team Empire, may hinanda silang kakaiba. Or they plan this out, itong laban nila against sa newbie. And kapag makapag-farm ng maayos si FN, tulad nung nangyari ng LGD Complexity, na start pala ng game, nangunguna na siya sa net worth. Yes. Wawalisin at wawalisin niya lang dito. Bane, yung illusions ng Phantom Lancer. So, makititingnan natin. Halatang halata ba yung bosses ko na may sipon ako? Halata ba? Sobra. So, eto, kayo na magsabi sa akin. Nakita, nakita. So, hit-hit lang muna. Grabe, grabe talaga yung weapon na yun ni Isben. Rinig na rinig mo yung paghampas. Oh, take a look at that one. Barrow strike, ghost stick, dropping low, nature's attendance. Pero first blood, wala pang horn. Ay, ay, ay. Medyo, ang gandang wraparound din yun sa side ng newbie. I guess, Enchanters didn't expect it. Saka yun, nakapag-place kasi sila na maagang Observer Ward. So, nakita agad nila yung positioning ni Enchanters on the side of Empire. And ganda coming from the side of newbie. Pero si Tinker, ito na, hindi na siya kukuha ng Observer Watch niya, and he's just gonna focus on blocking the creeps. And it's going to be Tinker and the Zeus on the mid lane. Pinoy pride newbie. Narito si Fate, nira-right click si Yoki. Di ayaw pang mag-shadow walk. Hindi, pinupull niya yung wave. Pala. Yeah. Tama. Papasa niya naman ngayon kay Enchantress. Instant level 2 talaga. Easy level 2 talaga. Ano ba yung kinuha kanina ni ano ni Bane? Napansin mo ba? Brain Zap. Kasi kung kinuha niya yung Nightmare, pwede niya i-Nightmare si Bounty Hunter and then yung aggro ng Crips, mawawala kay Bounty, tapos babalik siya agad sa late. Pero since yun nga si Fate, basically transition for a first blood, kailangan niya kunin yung Brain Zap. So I guess it is kind of a win pa side ng Empire. Oh! Nag-alagayan na po. Nag-alagayan ng wards kami naman. Pero tulad ng sabi natin dito, too much hold para dito sa... Too much hold. Meron silang patulog, meron silang barrow strike. Ayan. Pero si may Poshka, medyo bumaba yung buhay dito sa may bottom lane. Kayang-kaya ni Legion Commander to. His 1v1 matchup dito kay Isben, lalo na may support pa siya with the Sand King. Isang out of position lang dito ni Shadow Shaman. Kayang-kaya siya makuha dito ng dalawang heroes na to ng Dire. Down to the mid lane, Yoki. Tuloy-tuloy na si ginagawa niya dito. Ikot-ikot lang, providing excellent vision para sa Team Empire. Pero dito naman sa baba, FN, Barrow strike up in 6. Grabe. Like, yung ang ganda ng kinuha niya doon, Caustic. Ang gandang pangharas talaga doon, especially on a melee hero. Oh, doon sa taas. Oh, ikiklik ko pa sana pero bigla na lang namatay. Dito pa yung buhay nun, no? Parang kalahati pa. Yeah. Yun nga din, mababa nga lang din yung strength or yung buhay nitong si Enchanters and lalo si Phantom Lancer and si Bane. Sila yung mga heroes na hindi gano'n nagre-rely on those right click. So, yung mga nuke damage nila, kayang-kaya talaga nila ma-burst itong si Enchanters. So, dito naman sa baba. Maraming pwedeng mangyari sa buong mapa. Ayan na naman. Fade. Oh, no. Yoki, may ginada na yan. Aantayin lang yata yung crit. Ay. Oh, no.
walang mana. Wala, walang mana. Hindi na to. Uy! Ay, tinigilan! Yan, hindi abot din. Sumuko muna. Hindi na kinaya. So, out na lang daw muna siya. Oon, kamuntikan pa yun. One good thing naman about Isven is kahit na mahirapan siya doon sa matchup niya kay Legion Commander sa baba, meron siyang ano, stacks to come back with. I mean, it is Isven, meron pa rin yung cleave, and mabilis uy yung stun. Sinecure niya lang siguro yung CS. Oh, yung creeps lang. So, easy lang tayo dyan. And eto na naman. Enchantress, makikita natin mamaya kung gano'ng karami. And the Enchantress Army. Yes, broadcast po ito mga sir. Broadcast. Laban bukas, ngayon ang broadcast. Pero kaka, yun lang. Nabigyan ng chain stun siguro, coming from Team Empire, and yun nga. Sand King, medyo malambot pa rin niya kahit papano. Yes, si CC, mapapaback na lang dito sa duo ng Empire on the mid lane. So, eto. Mapapalipat. Ang magandang matchup din dito kay Zeus and dito kay Tinker is si Zeus hindi siya gano'ng nagre-rely doon sa right click damage. Ayun nga, chain na siya kahit sabi mo ilang beck siyang elixir nitong si Tinker. Pero ito yung Sand King natin, nahihirapan kung sinong sasamahan niya, si Zeus or yung Legion Commander sa baba. Yeah. I think we all know, kakailanganin ni Phantom Lancer yung Bane doon sa taas. Yeah. Pero ito lang siguro, wait lang. Oh, yung gandang deny ng ano. Oh, Barrow Strike. Sasabog pa yung caustic finale niyan. Oh, I think it's may push kay Stan 4. Ay, hindi na kailangan. Hindi, wala na rin pala mana. Pero hindi, ang laking deny yun sa side ng Zeus. Kasi isipin mo kung mabibigyan mo ng regeneration si Zeus. Sobrang unlimited spam dun sa mid lane nung kay Tinker. So, I guess it is a good trade na rin. Pero si Faith? Nahabol ni Yuki. Out na naman siya dito. Ang dami pwedeng mangyari. May dami ko kill potential. Walang passive lane dito sa game natin, Ish. Yes. O isang out of position mo lang, any heroes could die, especially sa side na ng Team Empire. Ang lalambot ng heroes nila. Sobra. Reto, Ghostick on the top lane. Making sure na nasa kanya malapit yung creep equilibrium. Yes. Medyo malapit sa tower nila, pero dito naman sa may bottom lane. Oh, Stormhammer on to KP. Sven will try to zone him out. Hanggang yung Zeus. Wait, oh, nag-deward lang. Bibisita ba? Go-go ba sila dito sa may top lane? Ito, hindi pa level 6. It would be great kung level 6 sila. They could have transitioned to a kill. Kasi isang lance lang yan, Bolt, tas ultimate. Baka tapyas na agad yung buhay nun si... Nakita. Nakita. Ayun na, nakita nga si Yuki. Nako po, may stun ulit. Press the attack on to Kaka. Pero eto si KP, mamamatay si Yuki. Kaka, inbi na lang muna. Si may push ka, kailan tumakbo. Ayun na nga ang nangyari. Kaya mo naman yung nagagawa ng press of the attack. Pero paano may press of the attack kung si Legion Commander ang nakasakil? Yun lang. And Kaka pa yata susunod. Wala nang Barrow Strike out. At may Barrow Strike yan na... Grabe, para... I feel like that was a miscommunication. Pero si Phantom Lancer... Nabol? Wala na daw. Hindi na rin itutuloy. Pero maganda na rin yun para sa... Ooh! Thunder God's Wrath. Mamamatay si Miposhka pero dito sa gitna. Makukuha kaya si Kaka? Hindi. Nanguwala ng creeps. Pero yung nga, like I was saying kanina, malakas yung press of the attack ng Legion Commander. Ang masama lang, kung si Legion Commander na yung mabibigyan mo, yung madi-disable mo, wala nang pang-counter initiate. I think yung Nightmare din, at si Sand King, tinatry niya mag-counter initiate eh, pero nahuli yung Nightmare nung si Bane, kaya nakuha pa rin. Pero si Mugi, pulan yung buhay, kakagat ng puno para mag-survive dito sa top lane. Ako, isang right click na lang sana na Ghostick yun eh. Pero yun nga, they still don't have the heroes to secure yung kill dito kay Phantom Lancer. I mean, kita mo naman sa sitwasyon na yun, nahirapan pa rin sila. They need a solid hold kapag siguro nabigyan na isa magandang wave clear, tapos na shackles, and maybe makuha nila si PL, but other than that, it's gonna be pretty hard. Ito, Nyx, dito si Kaka, Barrow Strike, right click, SCCC, Thunder, patulog, Kaka mamamatay, pero si Nyx, yung kapalit dito,
Yoki naman with the right clicks on to fade. Oh, papatulugin din. Pero si KP dun sa baba. Yung gante ng Empire. Grabe ni Rick. Pero medyo naligtas pa ni, ano, ni Bane si Bounty Hunter. Kasi nung nag-vault si Zeus, sabay nakapag-nightmare. So walang damage na naganap. Oh, walang damage. Kung nabigay siguro yung vault na yun, medyo masakit yun. Ito ay si CC. They could have probably turned it around. Uy, Invis rune. Gandang bait. Ganda naman yun. Ang ganda talaga. Blue Splurge. Kinakita mo naman. Ito again. Talagang hinintay niya eh. He waited for SCC to go and mag-commit doon sa rune bago niya dinampot. Kasi it's still a wasted time para kay SCC instead na nagpa-farm or nakitake na lang siya ng creeps sa mid lane. Ito nag-TP si Fate Malu. Papunta dito sa may mid lane. Ano kayang plano dito ng newbie? Ikot, iikot naman si Yoki. Kasi parang nakita niya, nagwala yung PL. And they're pinging him out. So I guess one bad thing about sa side ng team newbie is si Legion Commander. Kakailanganin niya ng Blink Dagger bago siya makapasok or to have a solid or initiation coming from Sand King. Pero si Shaman... Oh, nakita! Patulog! Antay-antay lang daw. Wait lang. Ni Poshka, mamamatay! Kinidlatan sa muka. Dito pa si Sand King, ha? Nasa Gedli. Lalabanan ba to ng Empire or bibigay na lang nila? Dead giveaway na lang daw yung Shadow Shaman. So maganda tong ginagawa nila. They're already engaging or threatening yung jungle dito ng Team Empire kasi alam nila na ayun nga si Tinker most likely just looking for farm or ito yung magiging farming phase niya, looking for his Blink Dagger, yung BOT niya. Ayun. So that's why sobrang aggressive nila. Si Legion Commander naman farming probably his Blink Dagger. So, I guess siguro yun yung kailangan nilang hintayin bago pa sila makasugod fully or makapagbigay ng sobrang daming pressure. Now, the vision given by Yoki. Nakita si KP. Pero wala pa siyang track dito. Makikita natin mamaya kung yung quality kills coming from the side of Team Empire. Mm-hmm. Kung yung mga napapatay nila, na-track dito ng Gondar. Yeah, so, medyo worried ako kay Bounty Hunter. It's already 10 minutes into this game. He's the position 4 sa laban natin and level 3 lang yung Bounty. So, yung track na ahanapin mo supposedly is gonna be missing on the next team fight. Tingnan doon sa may top lane, may nangyayari pero may mangyayari muna dito. Teka lang po, yung Sven. And Kaka, mamamatay doon sa taas. Pero na-stun dito yung Zeus. Epe, nahabulin. Ay, ay, ay. Oh, no. Kukulangin sila sa Rage D na aabot. So, yung Sand King, mamamatay doon sa top lane. And a tower for Team Empire. I think they're just gonna try and split push. Pero sayang kung may Fiend's Grip sa ano doon si Bane, they could have secured a duel para kay Legion Commander. Unfortunately, yun nga, nabigay na nila yung Nightmare and nakatakas pa si Sven. Sayang. Sayang din yung double damage dito na si CC, but there we have a boss. About 10 minutes into our game, 60 FPS. 60 FPS? 60 FPS lang sila naglalaro, hindi kaya sila nahihirapan yun. Kasi alam ko most ng professional players yung mga boost gap nila nasa 144 na 120 144 na yung mga monitor nila. I think kasi ano yung pinoint out yata ni RTZ yun eh. Dapat daw yung mga LAN tournaments na ganyan 144 hertz na kasi yes. Iba talaga kasi yung frame ng 144 sa 60 FPS na monitor. Makikita mo yung difference saka yung mata mo hindi gaanong sanay sa 60 FPS. Marami kasi nagsasabi like most people or yung mga naglalaro ng console, the normal human eye can only see 30 frames. Mm-hmm. But we beg to differ. Pero kasi iba kasi talaga yung 144 FPS. Eh. Mas na-distinguish mo yung animation attack ng mga heroes, yung mga creeps. Kaya isip yung mga magagaling mag-CS, yun yung kaya na mas nakikita nila na mas maayos. And reconnect na si SCCC. Ready! GGG! Another gangster? GG! And Moogie will take the first tier bottom tower. So, tower trade lang yung mangyayari dito. And Tinker already. Pero ang maganda sa side ng newbie is, yes, nakapag-trade off sila ng tier 1 tower. Pero si Tinker nakapag-farm pa rin and si Sven. So, mas kalat yung net worth or mas nagiging efficient yung Radiant side compared sa newbie na halos apat na hero was defending or pushing yung tier 1 tower sa baba. Pero ito si Kaka. Kaka matay lang nito kanina and sobrang layo pa.
yung kanyang blink dagger. And he is still at level 5. So ito na nga, Phantom Lancer looking for a Battle Fury build. I think balak niya itong tapatan itong pagpa-farm ni Isbin. Grabe yung damage! Oh, tiyan mo naman yun! Ayan na, may ay, dodge. Naka-MOM. So alam niya, hindi siya may iskilan. Hindi siya masastun. Hindi siya mag... hindi mag... gagad strength. Saka may armor reduction din kasi. So out na na. Out na sila. Out pa rin dito yung PL. Nag-uunahan lang sila ng Sven sa top 1 eh. Yeah. So ayun yung maganda dito sa Phantom Lancer investment on the Battle Fury. Mas mobile siya compared kay Sven. And ayun nga, para sabay na silang makakapag-farm kasi pareho na silang may cleave. Ang pinagkaiba lang nga, yun, mas mobile na si PL dahil dun sa doppelganger nga. And yung lance niya, of course, with his illusion. I guess ang upside naman kay Sven, yung pag-clear niya ng ancient, mas mabilis. Mas mabilis. And now, 12 minutes into this game. Ayun na nga, nakiklear niya yata ng ancient si Sven. Narinig ko na yung god strength niya kanina. Ayan. So, I think this double stack. Yeah. Medyo tumahimik yung mapa. Nag-halt yung aggression dito ng dalawang teams. Kanina, bakbakan. Yes. Gang kong gang. I mean, sa side ng newbie, parang hindi pa nila kaya ganun mag-aggro dahil nga hindi ganun pinalad yung laning pace nila, especially doon sa, I think, sa top lane or sa bottom lane. Okay din naman. I mean, they didn't lose. They didn't win either, kumbaga. Pero si Rasta, tingnan natin sa taas, si Zeus. Oh, SCC, grabe naman. Wala na ganun yung buhay. Nandito si KP, TP out! Hindi na umabot! And Zeus! Pero tingnan natin dito ha, 13 minutes already, wala pang dual damage yung Legion Commander. Fate already has the Fiend's Grip, so baka makakakuha sila dito ng quality kills sa side ng Empire. Kahit siguro makapag minus 1 na isang core hero, okay na dun sa kanila. Sa kasi Sand King, sobrang bagal pala din ng Blink Dagger niya. Tinan mo, 13 minutes and he only has like 700 only sa kanyang bank account. Ayun. So matagal-tagal pa to. And si Legion Commander nga din, hindi rin ganong nakakuha ng sobrang daming CS sa bottom lane. Kasi nga, since na-push yun right away, yung Tier 1 Tower sa baba, oh, pero si my Hex! Diyos ko! Ginamit na rin dito yung God Strength and the Pins Grip, mga sir! On to the Shadow Shaman, pero eto, may duel na mag-God Strength! Oh no! Diyos ko, Lords! What just happened? Ayan pa, Fate Maluma mamatay! Oh, they're not yet done. Ghostick raining down the Impetus. Kakatago muna, pero mamamatay din. It's a march. Diyos ko, Lords! Siguro, it would have been great idea kay Legion Commander kung meron siyang Blade Mail. Eh, unfortunately, wala. So, he gave a free win doon kay Sven on that duel. Diyos ko! ewan ko lang kung napansin niya. Or siguro, napindot siguro ni Sven yung ano niya, yung God Strength niya bago nakapag-duel. Nung yun niya, nakapag-duel si Legion Commander. And it was probably didn't expect din kay Legion Commander. They just tried to go in. Kasi ang gandang scenario na rin sa ano eh, sa side ng Team Liquid. I mean, sa side ng newbie. Yung Nightmare, so, na prevent yung possible kill kay Phantom Lancer. But unfortunately, PL had to go back kasi nga, low na yung buhay niya. Nagulat din ako dun eh. What the duel? Kaya natin dito. Ayan, plus 10 para dito kay Sven. The hero na ayaw mong bigyan ng dual damage. Nabigyan ng dual damage. Mabiga, ibigay mo na kay Tinker. Oo, wag lang kay Sven. Diyos ko. I guess isang malakas din sa side ng Team Empire is kahit nasabi mo, kapag na-duel, may burst din sila kasi nga meron silang Tinker and Impetus. So, kaya nilang palagan. Unless magkaroon ng BKB si Legion Commander. Pero mamaya pa yun. Pero ito, tingnan mo naman is nag-push na sila dito sa mid lane and they will take the first tier middle tower. Instant bailout dito si Nyx. Yoki, may ispatan. May ward pa dyan, no? May ward! Op! Duel ba? And Biposhka, matay. KP! Gusto ko, papatayin ba siya ng Serpent Ward? And yes! Namatay nga siya sa Serpent Ward. Ghostick, nakita si Fate Malu. Nakatrack pa yan, ha?
Hahabulin kita kahit saan man magpunta. Sabay, Petos dyan. Nandito pa si Sven sa likod. And Ghostick with a dominating streak. Yun lang ang masama. Team Empire. Tawag dito. Kahit nasabihin mo na ako si Kirsi na ng dual damage sa side ng Team Inugi, pero yung track gold kasi sa side naman ng Empire, let's say, kahit na hindi ganun ka-viable yung mga kills na nakukuha nila, nakuha nila yung support, and si Legion Commander na mababa yung network, yung track gold, yung pinaka-importante doon, and ilan silang nandun sa perimeter na yun. So ilan yung nagkaroon ng plus gold sa kanila? Pero eto, Ishi, if ever Empire managed to beat Newbie dito sa game number 1, do you think saan kaya nagkamali yung Newbie dito? Oh, siguro sa laning phase, Legion Commander, he's supposed to win his lane and unfortunately he didn't. Ang sobrang tagal nung blink dagger niya. So rocket, yung timing, dalawang rocket, boom, boom, isa pa, patay yung kuya mo. Alawa. Patay nga yung kuya mo. Pero I think for me, for Newbie, if ever matalo man sila dito, I think the execution ng skills. Kasi alam natin, meron silang, they have Zeus, they have PL, nasabi mo na nga kanina, a very mobile hero. And they have Fate na instant minus one yun with a Fiend's Grip. So kahit ito nga, nag-online na rin si Tinker and isang track lang coming from Bounty Hunter. Kayang-kaya niya na mag-spam katulad ng ginawa niya doon kay Sand King. So those are like really viable kills para sa kanila. And dahil nga sa mga nangyayari na yun, sobrang nabe-behind yung item progression. Hindi makapag-group up na maayos yung newbie kasi ang maganda lang sa duel is yung burst damage. After you go in, you have to get out right away kasi nga hindi pa kayang lumaban ni Phantom Lancer. But ang nangyayari, yes, nakakuha sila ng engagement, they are forcing team fights, but unfortunately, mas malaki yung nakukuha sa kanila ng newbie dahil dun sa trade, dahil nga doon sa track gold. Yes, and well said, Ish. Pero eto, item check muna tayo before something bad happens. If something bad happens nga, item check, wait lang, pero wait. Nakapag-smoke eh, na-break yung smoke. They're pinging him out. Ghostick. Titingnan natin dito. It's Ghostick and Miposhka. Maiispatan sila nung illusion, nung PL. Pero back na lang daw muna. Sven, meron ng God Strength. Kipagsaykuan lang eh. I mean, kaya naman ni PL mamaya makipagpalagan kay Tinker. Basta mahanap lang nila si Tinker. They could almost always secure a team fight. But other than that, it's gonna be pretty hard. I mean, meron naman silang Zeus. Kami so far, hindi pa yata nila napapatay si Tinker. I think once lang yung gank pa sa middle lane. After nun, hindi na ulit nilang nakakuha itong si Jinx ba ulit yun? Or Jinx, something Nyx. Like that. Nyx. Pero ito, may push ka. Nakapag-invy dito ng Sand King. Ayun. Ngayon lang. Tatita, inahabol. KP, ready to drop that duel. Titingnan natin ha, kung mahuhuli nila dito yung mahuhuli nila si Rasta. No. Na, di na nila kinumit. Huwag na, baka may baka-bait yan. Oh no, ayun na. Wait, may na-shackle, pero dito may na-duel. Barrow strike, mga sir. Epicenter, charging in. Mamamatay si KP. Fate will fall as well. 3 down from the side of Newbie. Kalungkutan para sa Chinese squad. Pero ito, nakatrack yan. Oh, may stun sa Sand King. Uy, Barrow strike out. Pero tingnan natin kung makakataka Shuriken toss and mamamatay si Kaka. It's a 4-to-none trade. Ang ganda sana nung stun niya, no? Ni Sand King. But unfortunately, Legion Commander was already low. And bago pa ma-execute sana or mapaluwa pa ng damage, wala na rin si Zeus. And si Phantom Lancer still cannot fight. Still farming sa kabilang side ng mapa. Pero ito, bibigyan natin ng kwan. Item check. For Team Empire, notable items nila dito. The Boots of Travel Aether Lens para dito sa Tinker. SNY Blink Dagger MOM para kay Sven. The Urn on Bounty Hunter, Force Staff Enchantress. Spirit Vessel na rin para ng Bounty Hunter natin dito. And ayun, mag-aaganims na rin yung Tinker. Yeah, naka-queue na yung aganims. And I think for Newbie, the Battle Fury on PL, meron na siyang SNY. Blink Dagger on Legion Commander, wala pang Blade Mail. And Sand King, ayan, wala pa rin Blink Dagger rin, wala pa. So Aether Lens para dito sa kay Zeus, mga notable items natin dyan.
So, ito, medyo chill-chill muna tayo. Pero ang ganda ng mga ward placement dito ng newbie. So, bottom lane. Oh, papa! Nako, KP! Winalis! Ang sakit ng kuya mo. Winalis. Ayun nga, like I was saying, ang ganda ng ward placement dito ng Team Empire. So, makikita talaga nila yung movement dito ng newbie. So, they're almost always one step ahead just in case they want to make something happen sa kanilang side. Ayan. Pero eto, Team Empire going after Roshan. And Ish, di pa ako nakakakita ng pins grip na nag-transition into a good kill para dito sa newbie. At least man lang siguro Sven yung makuha nila, or Sven or itong Tinker na kanina pang makulit. So, hindi ko pa, yun nga, like what you said, hindi pa natin nakikita yung combination nila. Kasi nga si PL, wala, di pa natin siya nakikita lumaban sa teamfight. Almost sa previous 3 teamfights, let's say. Wala pa, hindi pa siya nagpapakita. So, hindi pa natin talaga masabi kung is this gonna be a GG, kung kakayanin ba yung ng newbie yung damage output na dito ni Sven. Tsaka tingin ko si Legion Commander, kailangan niya talaga ng blade mail kung gusto niyang maging tanke for his team. Kasi so far, as an offlaner, as supposedly a tanker for his team, they don't have that for now. No damage yet. Tulad ng sabi ko kanina, yung winning condition dito ng newbie, if Legion Commander, makakuha siya ng significant number of dual damage at minute 15, more or less. Pero tingnan mo naman dito, 22 minutes na wala pa rin. And eto pa sa FN, tingnan mo naman, nagbabanta sa may bottom lane. May Aegis pa yan. Pero ito, mukhang they are playing it out. Oh, there goes the duel, mga sir. Pero ito, TP's coming in. Mugi with the right click, Barrow strikes, Ben. Mamamatay. Pero may Aegis. Oh, no. Oh, this is bad. Kailangan na nilang bumail out. I mean, this is pretty good. Inside the newbie, they canceled or natanggal agad nila yung Aegis of Immortal Form is Ben. So, I don't know if they could still siege high ground. Pero malakas pa rin naman yung newbie dito eh. I mean, newbie, yung Liquid. They could still take out yung natitirang outer towers dito ng newbie. I feel like, siguro kung magkaroon na ng BKB, itong si Heroes ng Empire, ayun, mas makakapalag talaga sila ng gusto. Ayan na. Mas pa-BKB na, ayan na. Recipe na lang yung kulang. Ito yung nakakataot kay Sven eh, kapag nagkaroon na siya ng BKB and once na maispatan mo, almost kahit sinong hero sa side ng newbie, wawalisin at wawalisin niya yan. SCCC. Ina-anticipate na dito ng newbie yung high ground push ng Team Empire. Pero eto lang ha, but they have something to stop the Sven. Kapag nakapag-BKB, blade mail yung Legion Saka Commander. Saka yung grip ni Bane. Oo, kaya yun. Grip ni Bane. Pero, anong gagawin mo sa Tinker? Kaya, yun nga problema. Binato mo na yung duel, binato mo na yung hindi, kaya na. Kaya yun. Let's say, igigrip mo si Wait Ayan, lang, ito na yung duel. Pero, tingnan mo naman yung ward. Barrow strikes, Sven. Naku, nag-grip. Nagkatotoo yung sinabi natin, Ishii. Pero, KP and Fate are both down. Mugi with a BKB. Mamamatay si SCCC. The right click from the Enchantress. Kakais down in the full 5-man wipe. For Empire. Grabe! Si Sven lang yung nawala. Yeah. I guess they committed way too much on Sven. I was gonna say na kung mapapatulog nila si Sven and they could just focus on the other heroes. Pero that did not happen. Dahil nga, kinumit nila yung ultimate ni Zeus, yung epicenter, ewan ko lang kung nakas sa engagement na yon. And ang dami nila kumit, di kumit duel and beans grip just on one hero. So after nagbaburst nila itong si Sven, naubusan na sila ng tank or ng bala sa teamfight na yon. Kaya ayun, yes. Sila tuloy yung winalis ni Tinker on the backside. Wait, teka lang ha, may napatulog. Paiwan na lang yung Gundar. Yes. Kahit na sabihin mo malaking damage si Sven, iba pa rin yung nagagawang inis nito si Tinker eh. Oh, there goes the duel. Pero alay na lang yata to Ish. Mm-hmm. So wala na rin siyang tropa pips doon. So pero I think tingnan mo, sobrang tagal. Pantagal nila pinatay si Bounty. Kailangan pa talaga ni Zeus to TP there para makuha lang yung dual damage from Legion Commander. And i-commit yung Hindi pala. Hindi pa. Yung Volt. Yeah. Hindi pala. Lightning lang. Yeah. Saka naka-pipe na rin ata. Naka-hood na rin si Enchantress. Diyos ko! Wala, makikipagbugbuga na naman ba? Mahuli out na dito sa Enchantress, Tinker, nowhere to be found.
papunta na sa may mid lane. At yung Sand King, yung nabigyan, unstoppable na dito si Nyx. So, ang problema din pala sa side ng newbie is wala silang tore. Isang tier 1 tower lang yung nakakuha nila, which is on the bottom lane. So, sobrang hirap ng ibang heroes talaga dito na ang newbie. Wala silang pagkukuhanan ng gold na supposedly yung kukuhanan ng mga support. Whereas sa Team Empire, halos lahat ng outer tower dito ng newbie is already gone. So, kumbaga, may mga income, may mga support, and malaking yung bounty, meron siyang track gold. Si Rasta, meron siyang either shock and serpent ward na nakakuha ng mga tore. So, like, yung distribution ng gold sa side ng Team Empire is mas balanced compared sa side ng newbie. Quality kills, pero eto may track. Si KP, na-hex yung kuya mo. And, naku po, yung right click ni Ghostik. Sobrang sakit. Pwede na silang humay ground dito. Ah. Wala ng outer towers yung newbie. May serpent ward pa itong si Rasta. Kaya to. And FN on the top, I mean on the mid lane. Nag-aabang na lang dito mga sir. Pero titingnan natin yung lalabanan nila kasi Serpent Ward kinumit. FN pinasok na dito pero nayulos yung kuya mo. Wait lang, may track tayo. FN with a BKB. Bailout na lang muna dito yung Team Empire. Ayaw nilang mawalan pa sila. Pero nakakuha sila ng tower sa gitna, which is good. Yeah. So ang ganda ng ginagawa nitong si Bounty, he's tracking almost every single one hero sa side ng ng newbie, and with that, rocket na lang rocket si Tinker from the back. And he's not even worrying about hitting or kung sino tatamaan because of vision. Kasi nga, yung track lang ni Bounty Hunter, pasok na agad yung damage ni Tinker. Yun nga, like what I said, hanggang sa ngayon, hindi pa rin nila nahuhuli si Tinker, which is one of the huge problem ng newbie kung bakit hindi sila manalo-nalo sa teamfight. Kasi si Sven, madali namang ikite si Sven eh. Si Tinker talaga yung pinakamahirap hulihin. Ulit. Ito ha, Yoki with a double damage rune. Tingnan mo naman yan. Oh, si KP, makikipag-suntukan yata yung support. Grabe, na double damage, malakas loob. may ginada rin kasi. Oh. 200% din yun. So, ang ganda rin yung ano pala, itong Dark Spirit Vessel na rin pala itong si Bounty Hunter. So, yung regeneration coming from PN or kay Legion Commander is nawawala na. Merong Phantom Lancer natin, I think. Ayun, go for the Radiance. Sacred Relic siya dito yung naka-queue sa kanya. Pero yung Team Empire, kumakatok na naman sa pinto sa mid lane. Mm-hmm. Ang ganda sana nung Sand King dito sa laban na to eh. It's just that, wala pang tayo nakikita. Diyos ko talaga. Ayun mo naman yung vision. At ayun mo yung vision dito. Kaya na, pinasok na. Naku po, merong Yules. FN, winalis lang dito si Fate. SCC is down and the Tinker raining down the rockets. Na-force pa nila yung buyback dun kay Zeus. Eto na, kinumit na rin yung Serpent Wards. It looks like itong rocks natin. Naku po, kaka. Sobrang sakit ng right click eh. Sobrang sakit ng impetus ni Ghostik. Pero eto pa, umuulan pa ng rocket oh. Nailang silang lumapit. Lumapit ka, rocket talaga yung rocket talaga. Yeah, ang hirap. Yun nga eh, talaga. Tapos si Zeus, ano bang item ni Zeus? Meron na ba siyang ganins? Ah, okay. Or nullifier. So, pwede siya mag... Ayun, nullifier, sabi dito. Yeah, pwede. Yung nakakyu item niya. Pero tayo si Zeus, anong item na ni Zeus? Zeus. Yan. Ayun. Mag-aaga nims na. Kaya so, meron ng Nimbus yan mamaya. Kaya nga, yung carry, yung compared mo naman yung item ni Zeus kay Tinker, sobrang layo talaga. I mean, I guess, yeah, mas mabilis mag-farm si Tinker compared kay Zeus. But I feel like he should have more. Kaya, ayun niya, kinukulang din sa damage yung side ng team ni newbie because si Zeus, hindi siya ganong nag-snowball sa laban. Kasi hindi niya kayang sumabay eh. Yung kanina dapat na ginagawa nila was securing a duel kill for Legion Commander. It did not happen dahil nga sobrang pugo din ni Legion Commander sa bottom lane. Ang tagal ng progression niya with his Blink Dagger. Pero eto ah, nakapag-smoke dito yung newbie. Nullifier reveal ba to? Ayun lang, tamo naman yan. Fate Malu! Oh, Fate Malu! Eto pa, pinasok pa sila ni Sven na naka-God Strength. The stun onto the Sand King, the duel. Dito kay Enchantress, Sand King is down. Mamamatay si KP, Miposhka is dead. And that Smoke is securing the kill. Pero Zeus, pinalibutan ng apat. Diyos ko Lord. Or yeah, GG. At 30 minutes. Yun. Grabe yung damage. Talaga sobrang kulang kinulang na sa damage yung side ng newbie. Kaya wala na silang makuhang kill. Phantom Lancer, though,
He did a pretty great job split pushing, yes, farming. Pero yun nga, nag-farm lang siya. Yung team niya sobrang hirap kasi kahit na nakaka-farm siya, wala din siya nakukuha ang objective just because true, yung Tinker. Dahil nakakapag-split push siya lagi sa kabilang side ng mapa. Kaya, ayun, in the end, well execution pa rin sa side ng team and newbie securing their lanes. And Tinker, you gotta give it to Tinker. Ang dami niyang ginawa sa laban na yun. Sobra. And I think for newbie, yun nga, execution lang. Akala ko, feel ko kanina sa draft pa lang, think newbie to, they went with the Zeus, pang-antay nung Tinker, pero in the end, parang nagkulang lang talaga nagkulang sila sa execution. So, I think the draft, sabi nga nila, the draft is just 20% of the game. So, you have to execute pa yung 80% na yun. Yes. So, congratulations, Empire. Well played pa rin sa newbie, pero titingnan natin kung makakabawi yung Chinese squad. Mm-hmm. Alam ko naman siguro hindi sila magpapalugi. Mm-hmm. No, in terms of dito sa series natin, best of three, may lower bracket pa. Feeling ko may underestimation din na nangyari dun eh. Siguro they didn't expect that Team Empire would execute or perform that great sa series na yon, so hindi nila ganong priority yung laban na yon. But still, it's still Dota, it's still anybody's game. Kaya, game 2, tingnan natin kung mananalo ba yung Chinese or yung Empire. Check natin mamaya. So, huwag kayong aalis dyan mga sir. And we will be right back right here at Wombex Combo.